Later. So, ayan. Pwede. Ayan. One hour na biyahe. Malagyan ng Mabayan. So, ayan. Nakarating na tayo ngayon ng puso ng Mabayan. So, hintay natin yung mga kasama natin doon na nag-private sa sakyan. Yeah, thank you. Naman. Okay guys, eh, dito po kami sa terminal, tapos lilipad kami sa kabila. Yan, panoorin niyo po ito. Yan, nakikita niyo po ba yung jeep na yan? Oo, oh, nakikita ko din. Yan po guys, kung makikita niyo, puro mukha namin. Yan, sasakay po kami ng tricycle. Kuya, magkano ba masayang mga tips? Magano? 13. Sige, pasok na. Pasok, sige. So guys, nagkaroon kami ng problema ngayon. Nice. Na-flat yung gulong namin. So paano na yan? Hindi na kami makakapunta sa Otep's restaurant. So ngayon guys, maghahanap kami ng ano, ng vulcanizing shop. Kasi nga, yun nga, na-flatan kami. Then, di namin alam ang gagawin namin. Nandito kami ngayon sa, ayun yung sasakyan. Oh, di namin alam kung anong gagawin namin. Kasi nga, first time namin dito. First time namin dito sa Kawayan. Iiwan naman kami. Lahat ata nang iiwan eh. Okay guys, buti na lang nakahanap na kami ng, ayun tawag dito, welding shop. So, bababa muna tayo para makita natin. Can see that. So, this is it. Fun seat. Kailan mo yung pinara dito? Ha?
sa May Fortuner. Alright. Nakahanap lang kami ng So ayun na nga guys, dito na kami sa May Oteps, Tinuno. Kung saan dito kami magkayan-kakayan. So, i-introduce ng mga kasama namin kung ano nga ba yung Oteps, Tinuno. So hindi ako ando dito. Ang Oteps, Tinuno is, ang concept mo nila dito is yung Bulacan. Ito yung concept. So okay guys, welcome to Oteps Tinuno restaurant. Tara na, hanapin na natin sila dito. Nagtago sila. Nagtago daw. Yung guys, ang ganda. Ganda. Mas maganda ito. Pag-travel, mga 2 hours siguro, or ay hindi, 1 hour. So, eto na, kainan time na. So, ayun guys, ang in-order po namin is the Buddha Fight 1 and number 2. So, sa halagang 995 for Buddha Fight 1 is ito. Ito na karami yung ma-order mo. Plus, shock na shock sa atin kasi nga, kaya nyo naman, dami-dami. Pusod ka na. So, ayun, bibigyan natin ng chance ng mga tour guides natin para makilala kung ano ba ang history ng mga pagkain na to. Or, any, mahirapan mo na dyan. So, ito na lang ko muna. Ito. Guys, tiki man tayo. Ano yan? This is laing. Ay, laing. Laing na. Anong tawag? Aba? Aba laing na gabi. Oh, gabi. Gabi.
Sarap. Sarap. Dam. So, parang na-amaze ako dun sa ano, tawag dito. Bakwasa sa panlasa, guys. So, taste lang muna natin. Taste. Taste lang. Ay guys, wait. May laman siya sa loob. Ayan oh. See? Kakaiba. Kakaiba talaga. So, tikman nga natin. Medyo sunog. Pero, it's okay naman. Tikim lang. Huwag naman na daw. Babebe siya guys. Ano na sabi mo? Ano siya? Alam niyo yung matamis-tamis. Ganon, basta ganon. Masarap naman. Masarap naman siya. Ano to? Liempo? I think that's liempo. Masarap. Lahat yung ata matamis. So, matamis. Sweet. Sweet. So, parang silang lahat. Sweet parang. Ano yan, titikman ko. Daing. Daing. Daing lang. So, guys. So, guys. Babunta kami na sa agenda. So, si RV may kasalanan. Oo, yung payong. Payong. Ikwento nyo naman. Ayaw na amin. Ikaw na, ikaw gumawa na. Ikaw may kasalanan dun eh. So ayan, papunta na kami sa agenda. 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 Luisita. De San Luis. Luisita. Siyempre, buwanan nyo naman yun. Ano natin yung mga guests? Agenda Luigita. Nakasaya mo ha? Ay, gawa naman yun si ano. Ano na, amoy ko yung ano. Exposed natin. Oo nga po. Hello po. Bloopers, bloopers. Naamoy ko yung ano. Oo! Tama. Pupunta. Hi guys, okay pa kayo? So ayan, hello. And guys,
welcome visitors. So so guys, after ng ano, so nakikita natin yung vision and mission dito sa Hacienda. Talaga naman na, so nga, yun nga, ayon kay Tita talagang tawag dito, na-present yung lugar na to. Meron po, pero... So, tuklasin natin mamaya pag nandun na tayo sa pre-serve nila na museum. Siguro San Luis. May dalawang uri ang dress, yung iron type at saka wooden type. Wooden type. Yung po, kung nga manual din yan, parehas din yan. Pero mas may latest na ngayon, yung machine na kasi. Sa universal. Ng buong Pilipinas. Ayan. Tsaka syempre nagkaroon din tayo ng Guinness World Record. Nakilala na rin sa buong mundo ang kawayan. Dahil yan sa Guinness World Record na natanggap noong 2015, yung largest parade of tricycle. Wala pang nakaka-break dyan sa record na yan as of now. Yan yung mga awards at yung mga iba nasa City Hall pa kasi dinikap namin ulit yung evaluation ng Seal of Good Governance. Kung malalaman nyo, isa rin ang Cagayan City sa nakatanggap ng award na Seal of Good Governance sa buong Pilipinas. 15 municipalities, including na ng cities dito sa Isabela, ang nakatanggap ng Seal of Good Governance. So ang ibig sabihin nun, magandang pamamalakad ng pamahalan dito sa lungsod ng Cagayan, particular dito sa buong Isabela.
first time sa first. Sorry po. Bakit pala sumali? Yatan daw. Neng! Oo, okay, isa